Tumatawag ko si PRD. Mr. President, kinukumusta ka? Kinukumusta ka ng mga kababayan natin? Naka-live tayo sa TikTok. Nagla-live ako nung pumasok ka. Sabi nila, kumusta ka na raw ba, Mr. President? Mabuti naman tumawag ako sa iyo kasi yung nungalingan ni Trillanes, gusto kong i-consulta kasi I have to file libel cases against him. Ikaw mo yung abogado. So, para baka sabihin ng tao, totoo. Ni sabi ko na isang kapiting doon, wala. Oh, totoo yan. Alam niyo, pinapaliwanag ko ngayon dito sa TikTok ko ngayon. Na walang... Sabi ko nga eh, kung totoo yan, I will ask my daughter to resign as vice president. At yung anak ko, mayor, mag-resign dapat. Dapat lang kung totoo. At ako, wala naman akong posisyon. Pero ngayon, para ayaw ko na lang magsalita. Basta ako mag-file ng kaso. Patunayan niya sa korte kung... Puro ka balastugan na figures. Wrong spelling pa yung anak ng patuteng. Wrong spelling pa? Alin ang wrong spelling? Ano ba yung wrong spelling niya? Alin ba? Alin ang wrong spelling doon? Yung kay Hanilet, kulang ang N. Yung kay Paolo, kulang U. Eh wala. Ay, anong gusto mong gawin ko? Papayala mo ng kaso? And ako sa iyo sa akin siguro si Anilet may abogado naman sila. Si Manz ay puro abogado yan. So Justice of the Supreme Court yung Presidente Duterte, naka Facebook live ako. Naririnig ka ng taong bayan. Ito totoo. Ay, siya nga pala, tinatanong nila. Teka muna, tinatanong nga pala nila, saan ka daw ba nagpunta kahapon? Alas dos na madaling araw pagkaalis natin doon sa Kongreso. Alam mo, ang asawa ko nandito, naghintay eh. Pero papaalis na rin siya na late ngayong gabi. Ah, pero teka muna, hindi ka na nagpunta sa kainan? Hindi ka na nag-dinner? Hindi ko na talaga kaya. Pero mo ilang oras yun? 12 hours para to? Anong 12 hours? Hindi lang 12 hours yun, 14 hours. 14 no? Kasi nag-umpisa tayo ng alas 10, natapos tayo alas 2 sa madaling araw, paano di 14 hours? Hindi ko akalain na sa edad ko nito, kaya ko pa rin maglagalag. Hindi, alam mo, sabi ko sa kanila, waking hours mo yun ikaw gising na gising. Ayun, doon ako nakalamang. Night person ako. Ako nga falling asleep na, nakakatulog, buti nga hindi ako nakita ng court chairman. Baka nasabi ako, oy, huwag kang matulog dito. Nakatulog nga ako ng ilang minuto. Ako wala naman sa awa ng Diyos kasi night person na ako. Tinatanong nila, bakit daw gusto mong sunggaban si Trililing, Trillanes? Hindi, alam mo, sa totoo lang, somebody should teach him a lesson in life. Nasanay kasi siya yung magkudita, kung ano-anong kalukuhan ang pinapasok niya sa buhay niya. Manira ng ibang tao, sirain yung puri. Bali, and he gets away with it. Now, it's about time na kailan bigyan siya ng leksyon. Total, ito naman, ang kalaban niya, ang totoo di mo ano yun, yung kanyang sumari puro figures. Ang bangko ang magsabi kung mayroon o wala. Korte yan eh. So, niwala nga siya, Sir President. Dapat malaman ng tao totoo titi. Lalo na si Inday. Sabi ko nga, fake na fake yun kasi unang-unang hindi mo alam kung anong bangko yun. Tsaka wala naman magbibigay ng bangko ng gano'n. May secrecy. Secrecy law. Pati kung totoo man yun, secrecy law pa rin. Tsaka nga pala, binanatan kanina ulit ni Castro. Wala ka daw isang salita. Bakit daw? Sinabi mo, sasayang ka ng waiver, tapos kinukontra mo. Kaya binira ko siya, sabi ko, Noli, ikaw ang pinaka-inutil na vice-presidente ng bansa eh. Nagsasalita ka nang hindi mo alam. Alam mo ba ako na yung waiver ni Presidente Duterte? Matagal niya nang ginawa yon nung 2016 pa. Kinover mo pa nga ako ko. Di ba nagbigay ka ng waiver? Tanda mo yung waiver? Kaya lang hindi ka ako nirelease kasi joint account, yung isa, anak niya. Kaya yung bangko, hindi nirelease. Pero sa totoo lang, pina-release niya pa rin, ang laman ng kanyang bangko ay 15 or 16,000 pesos lamang. Hindi ba?
Ito. Truth. Yan lang. One word. Ano ang katotohanan? Dapat ilabas, lalo na kay Inday. Kasi nandiyan pa siya sa politika. Si Pulong mo parin si Basti. Oh, pero especially Inday, yes. Kasi national siya. Teka muna. Presidente Duterte, sabi nila hindi ka na raw tatakbong mayor? Alam mo sa totoo lang, Sal. Retired na, matanda na ako, retired na ako. Hindi naman matanda na. Kita ko naman pa 73 lang eh. Pilipinas na kagabi. Oh. Ang galaw ko, pero yun, 14 hours yun. Oh. Kaya ayaw, gusto ko na magpahiga. Oh. Kaya lang, sa ganitong takbo, eh, kati itong si Terlianes, talagang malakad yan, sponsored yan. Mm. Hindi kagalaw yan ang gano'n yan. Walang pera yan. Kung ngayon malaga. Ewan, nagtataka ako bakit ang Malacan niya na ginagawa naman na, wala naman kaming kasalanan sa kanila. Hindi naman ako nag-atake kay Presidente. Pero alam ko na si Trillanes nagtarabaho kay President Marcos. So, pagka ganun, mapipilitan akong tatakbo uli ng mayor. So, balang araw, baka sila o manalo o talo, makikita naman kami sa politika. At tingnan natin kung ano ang nasa what lies ahead in the future. Kailangan mo ng leverage. Sige, pag hindi kawawa ka, magmukha kang tanga. Kagaya ngayon, kung wala kang, kung hayaan mo lang ng ganun, totoo, matatapos ka sa buhay na ito na ganun ba karagdulan talaga ng tao. Kaya dapat ang mismo ang mga bangko, pati ang gobyerno magsabi. Hindi ako magsabi, hindi ko sila turuan. Ilabas lang nila kung anong totoo. May pera ako sa bangko. May pera ako. Pero yung totoong amount at totoong bangko. Kasi actually, ang pinalalabas ni Trillanes, marami kang pera dahil marami kang ginakaw. Yun ang talagang propaganda laban sa iyo. Kaya, at saka yung sabi niyan, drug money. Oh, yun, isa pa yun. Datat, patunayan niya yan kasi mahabang, kailangan niya i-link niya ako doon sa hanggang dulo ng daigdig kung saan yan. Because if you cannot prove it, then he goes to, sa karami niyang level na masasalubong, surely, yung isa dyan, hindi lang fine. Imprisonment talaga. Serious charges yan eh. Lalo na yung allegations ng alam mo ng taong bayan, alam ng taong bayan kung ano ang totoo. So, yung siya yung nagsisunungaling, siya ang may problema, hindi kami. All we have to do is, ganun lang yan, sari. Ganun yung bangko. Hindi, buksan namin yung bangko. O, sabi ko, ibibigay ko yung waiver ko doon sa committee. O, sige, buksan ninyo. Tignan ninyo. Huwag lang ninyo isabi sa iba. Titignan ninyo. Eh, madali lang naman yan. Yan, ganon. O, sige, buksan natin. Ayan, i-prove niya yan ngayon. Drug money niya. So, lifetime savings, sabi niya. Pag-retirement mo nandiyan. So, disidido ka na mag-file ng kaso? Ah, disidido lahat. So, lahat ng anak ko, disidido mo. Individually kami. Sige, pawa ka natin kay Paolo sa inaanak mo. Kaming dalawa ang mag-aabugado sa'yo. Sige, okay. Ikaw naman talaga. Sige. Okay. Sige, magpahinga ka na. Sige, salamat. Salamat din. Magbabay ka na sa mga nanonood sa'yo, nakikinig sa'yo. Madami sa nagmamahal. Sa Pilipinas, at yung naniniwala, kung hindi kayo naniniwala sa akin, wala naman akong magawa, hindi ko kayo mapili. Pero yung naniniwala sa yung katarungan, at yung sa pagkatao ko, all you have to do is to go to Davao at tingnan ninyo kung ano ang sitwasyon ko sa buhay. Malaman ninyo ang totoo. Eh, alam mo ba, Presidente Duterte, yung TikTok ko kanina, umabot ako ng almost 9,000. Incredible yan. Kasi ordinary, less than 1,000 lang. Hindi, nung pumasok ka, nawala na sila. Kasi dito ka... Nandiyan sila. Kasi nung pumasok ka, itong ginagamit kong telepono. Pero ngayon, nakikita ka na nila. O, naririnig ka pala. We love you, tatay. Di ko. Parang puro nga we love you nakalagay dito. Ako, sali ito. Tumaan ako pagka-presidente. Oo.
gusto ko magnakaw ng bilyon noon pa. At saka kaya kang inakawin. Eh, oh, hindi ka nga kaya. Nagnanakaw. Dami nga nagdo-donate. Ayaw mo eh. Ako magpapasok yan sa... yan ang nang sabihin ko sa taong bayan. Kaya kong hakutin ang pera ng kung saan-saan nung presidente ako. Pero nung lumabas ako, taas na ako. Isang 5 sentimos wala akong dinala na sobra sa bayad ng gobyerno sa akin. So, diyan tayo magtapos. We will end up yung ano yung totoo. Ang panlaban, ano? Yes. Ang panlaban mo kay Trillanes, alam ko hindi naman lalaban ang barila niyan kung hamunin ko. Definitely. Kita mo kahapon eh. Takot. Hawak-hawak ko pa lang yung microphone pa dive na siya. Hindi lalaban ang pero ang alam mo sa mga klaseng ganong tao, katotohanan. Truth will set us all free. And truth will put him in jail. Ah, sigurado yan. Sigurado, pagbuhayin pa siya, mag-abot ang judgment. Sigurado, libel. Anak ng puta. Sigurado, conviction. Sigurado yan. Kita yung mga sumari niya, walang... Ito, mali pa ang spelling ni... pangalan ni Paolo, pati yung pangalan ni Hanalit, walang N. Anong klaseng... Saan niya kinuha yan? Mali spelling. Mabuti. Mabuti. Mabuti spelling. Mabuti, hindi siya maling grammar kagabi. Kaya yan lang patagat para tandaan sa tao. Ito eh, ang ano lang truth, but state-sponsored ito si Nograles. Ayaw ko kung anong galit ni Marcos sa akin. Wala akong galit sa kanya. Pero pagka kung meron, tingnan ko kung anong magawa ko. Pwede rin naman na hindi si Presidente. Pwede naman yung isa. Di ba? Oh. No, yung isa. Kasi itong presidente ito, non-confrontational, napakabait eh. Ayaw nga sumagot eh. Matalam niya, wala akong ginawa sa kanya ng... Ni, unti mo lang salita, wala akong narinig. Ngayon, mag-uumpisa na ako kasi alam ko, back up siya ng Malacanang. Kung si alin man dyan sa nakatira sa Malacanang, basta Malacanang. Hmm. So, bibirahin ko na yung katorpehan ng gobyerno na ito. Yung totoo lang. I will stick to the truth. Yan ang asahan ng bayan. Hindi ko mag-imbento ng issue. Eh, naging fiscal ako eh. Naging mayor ako, naging presidente ako. Dito lang tayo sa totoo. Hindi tayo lalabas sa totoo. Approve. Oh, okay. Sige. Magpahinga ka na. Bago ka umalis, makita tayo. Okay. All right. Thank you.